Okay, so let's proceed now to problem number four. Amy and Carmela are partners who share profits and losses after salary and interest allowances in the ratio of 60 to 40, respectively. Amy's salary is 20,000 and Carmela is 10,000. The partners are also paid interest on their average capital balances. In 2008, Amy received 10,000. Carmela received 4,000. If Carmela's share of partnership income was 40,000 in 2008, what was the total partnership income? So mag-i-squeeze in na naman tayo. Gawa ulit tayo ng tatlong column. Amy, column for Amy, column for Carmela. Total partnership. So, ang hinahanap natin is total partnership income with the given figures na interest, salary, tsaka yung share ni Carmela. Salary, fill out muna natin. Salary, 20 kay Amy. 20 kay Amy, 10 kay Carmela. Total of 30,000. Interest 10 kay Amy, 4,000 kay Carmela. 10,000 kay Amy, 4,000 kay Carmela. So 14,000. Binigay ang total share ni Carmela na 40,000. 40,000. Ang nawawala po yung total. I-squeeze natin ang remainder or yung unallocated na income after deducting salary and interest. Since given yung kay Carmela na total share na 40,000, ililess natin, i-squeeze in natin yung share ni Carmela sa remainder na profit. So 40,000 less salary na 10 less interest niya na 4, 26,000. Ayan, 26,000 ito ang remainder siya ni share nila. 60 kay Amy, 40 kay Carmela. So yung remainder ni Carmela na 26, i-divide natin ang percentage niya to get the 100%. 65,000 and 100%. Makukuha na natin na kay Amy na 60% niyan. Ayan. Out equals 69 40 109 109. Balance naman. So 109,000 po ang total partnership income.